Kaiden's POV. Walang ganang hinawakan ni Kaiden ang cellphone sa kasinagot yun. Insan, kanina pa ako tawag ng tawag. Naka-off bang cellphone mo? Bakit ngayon mo lang naisipang sagutin ang tawag ko? Sunod-sunod na salubong ni Max na tanong sa kanya. Napahilot siya sa kanyang sentido at parang bigla ay wala siyang maapuhap na mga salita na pwedeng isagot sa tanong nito. Bumuntong hininga ang nasa kabilang linya. Malalim ang hiningang binitawan nito bago nagsalita ulit. Okay ka lang ba? Hindi naman siguro totoo mga balita. Mahinaong sabi nito. Nagtaka siya sa tinuran nito at mukhang natunugan nito na wala siyang kaalam-alam sa tinutukoy nito dahil bigla itong napamura. Anong balita ang tinutukoy mo? Pang-uusisa niyang tanong rito. Hindi agad ito nagsalita kaya inulit niya ang tanong. Tila sumusukong bumuntong hininga ito sa kanagsalita. Lahat ng pahayagan ay si Alondra ang nasa front page. Trending siya ngayon at numero uno sa most searched personality worldwide. Kalat na kalat ang stolen pictures nito na ipinagkalat ng isang paparazzi habang may kasamang lalaki sa loob ng hotel. Parang hirap pa ito na ituloy ang susunod na sasabihin kaya inihanda niya ang sarili dahil baka hindi niya na mapigilan na magwala. Pati na rin ang litrato ni Alondra na lumabas siya mula sa hotel kinaumagahan na ang t-shirt na lalaking nakasama ang suot nito. Mahigpit ni Kaiden na naikuyong ang kamao sa bedsheet ng kama. Magkahalong sakit at galit ang namumuo ngayon sa kanyang sistema. Sakit dahil sa mga nakita niyang mga ebidensya patungkol sa sinasabi sa kanya ngayon ng pinsan, at galit hindi para sa babae kundi para sa sarili niya. Nagagalit siya sa sarili dahil baka hindi pa talaga ganun katibay ang pagtitiwala niya kay Alondra kahit ilang beses na niya napatunayan na sa mga pagkakataong tulad ng ganito ay maling akala lang ang lahat. Paano nga kaya kung sa pagkakataong ito ay totohanan na? Na may namamagitan na sa lalaking yun at kay Alondra at hindi lang yun basta gawa-gawa lang. Alam niya na hindi na niya dapat ulitin pa ang nagawang pagkakamali noon pero hindi talaga maiwasan ng kanyang isipan ang mga posibilidad. Napukaw lang si Kaiden sa malalim na pag-iisip nang tumikim ang nasa kabilang linya. Nga pala, nagpatawag ng meeting ang board mamayang alas 11. Nasabi ko na sa kanila na on-leave ka pero nag-insist pa rin sila na dapat nandun ka mamaya sa meeting. Sabi nito, sige, pupunta ako dyan ngayon. Pinatay niya na agad ang tawag matapos magpaalam rito. Agad niyang pinulot ang envelope na nasa kama saka yung sinilid sa drawer. Nagbihis lang siya sandali at na matapos ay diretso na lumabas sa kondo. Pagkalulan sa kotse ay agad niyang minaniobra ang manibela papunta sa kumpanya. Kalahating oras naman ang dumaan at agad na siyang nakarating. Pagka-park ng sasakyan ay lumabas na siya para pumasok sa establishmento. Nakita niya nagsihiwalay ang mga empleyadong nakita niyang nag-uumpukan. Sa gawi pa lang ng pagtingin at agad pagtahimik ng mga ito, pagkakita sa pagdating niya ay alam niya na kaagad kung anong pinag-uusapan ng mga ito. Parang kahapon lang ay narinig niya pa ang mga ito na nagbubulong-bulungan tungkol sa nangyaring photoshoot pero ngayon at iba na naman ang naisipang ipulutan. Bumalik ang mga ito sa kanya-kanyang pwesto nang bigyan niya ang mga ito nang masamang tingin bago lumulan sa elevator paakyat sa palapag ng kanyang opisina. Pagbukas ng pintuan ng elevator, ay sinalubong agad siya ni Max. Sadyang napakasipag talaga ng source nito, at agad na nakapagsabi na naroon na siya sa kumpanya. Tumikim ito para kunin ang kanyang atensyon. Nandun na sila sa loob. Ang aga nila na kompleto gayong sanin na tayong late palagi na dating yung iba. Pinandilatan niya ito. Umakto pa ito na nag-zipper ng bibig. Saka siya sinabayan sa paglakad patungo sa conference room. Gaya nga ng sabi nito, kompleto na lahat ang mga board members na nandoon. Mukha yata nagkasundo mga ito sa kung anumang gustong italakay. Kakaupo niya pa lang ay may agad na nagsalita. Siguro naman hindi kailasa yung issue na kinakaharap ngayon ng modelong gagawin nating endorser ng ating produkto. Malaki ang magiging epekto nito sa gagawin nating launching sa susunod na buwan. Malakas na ani nito na sinaayon na naman agad ng iba. Tsak na babagsak ang sales natin pag nagkataon. Sigundang sabi ng isa pa na mas nakapagpalakas lalo sa harap-harapang reklamo ng mga ito. May kalakasan ni Kaiden na iniligay ang bag na dala sa mesa, kaya natigil ang mga ito sa maingay na pagdidiskusyon sa bawat isa. Natuon ang atensyon ng mga ito sa kanya, habang pilit niyang pinapakalmang ekspresyon dahil sa totoo lang ay gusto na niya na magsisigaw sa galit. Isa-isa niyang sinalubong ang tingin ng bawat isang naroon. Sabihin niyo sa akin,
Wala bang kredibilidad ang mga salitang binitawan sa inyo ng lolo ko? Tanong niya sa mga ito. Umilap ang mata ng mga ito at natahimik. Mukha yatang napipila ng mga ito dahil sa kanyang sinabi. Unang-una kasi ay sila mismo nagkasundo. Nasi Alondra ang gagawing endorsya nang sabihan sila nandoon. Kaya nga siya walang kaalam-alam at nabigla na lang sa bigla ang pagsulpot ni Alondra sa kumpanya. Ngayon, ikalman yung mga sarili nyo. Walang bagsak na sales na mangyayari kasi hindi tinayong kumpanyang ito para bumagsak. Have a great day everyone. This meeting is adjourned. Huling anunsyo ni Kaiden, saka tumayo na matapos makuha ang bag. Kasabay niya na tumayo si Max at sabay na silang lumabas. Naiwan ang mga board members roon pero aalis din naman ngayon maya-maya lang. Tinapik ni Max ang kanyang balikat bago ito nagpaalam na papasok na sa opisina nito. Tinanguan niyang pinsan saka tinungo na rin ang sariling opisina. Ilang oras na niyang kuyom ang ballpen sa pagkakahawak. Oo nga, at nasa opisina siya ngayon pero ang utak niya ay naglalakbay sa nangyayaring kaguluhan tungkol kay Alondra. Pangilang beses nang tumatawag si Alondra sa cellphone niya pero pangilang beses na rin niya yung hinahayaan lang hanggang matapos ito sa pagtunog. Kung maaari hindi na muna niya ito kakausapin, lalo na ngayon nagulong-gulo pang isip niya kung ano ba talagang dapat niyang paniwalaan. Mahal niya si Alondra, pero aminado rin siya na hindi nagtutugma ngayon ang iniisip ng kanyang puso at utak. Ayaw niya magpadalos-dalos dahil alam niya mismo sa sarili niya kung gaano siya kasakit bumitaw ng mga salita. Oo nga at ilang beses na siya nitong pinatawad sa kabila ng mga nangyari at ginawa niyang masasama rito pero ayaw niyang sumugal dahil ayaw na niya na maghiwalay sila muli sa parehong dahilan sa mga maling akala at kakulangan sa pagtitiwala. Ilang minuto lang ay huminto rin ang kanyang cellphone sa pag-ring. Kinuha niya ito at naghintay na mag-send ang babae ng text sa kanya. Pero wala, nabigo siya. 30 tawag rin palang nagawa nito nang dumako siya sa call history. Maliban kay Alondra, ay sandamakmak rin ng tawag mula kay Max at sa kanyang mga kaibigan ang naroon pati na rin ang miss call ng kanyang lolo. Pero mamaya na muna niya iisipin ang lahat ng yun. Panigurado kasi na nag-aalala ang mga ito sa kanya dahil siguradong nabahala rin ang mga ito sa kung ano ang kanya magiging reaksyon sa kumakalat na mga balita. Ilang scroll pa sa call history ay nahanap na niyang numerong nais niyang tawagan. Sa pangatlong ring pa lang ay agad nito yung sinagot. Papabukan na sana ang kanyang bibig para magsalita pero naunahan na siya na nasa kabilang linya. Kasalukuyan namin tinitrace ngayon ang IP address na nagpakalat ng larawan sa internet. Ilang minuto lang ay matutukoy na natin kung sino to. Bungad na aniya ni Dan. Magandang balitang sinabi nito at dapat sana ay gumaan ng kanyang pakaramdam pero nandoon pa rin ang bigat na bumabagabag sa kanyang puso. Wala pa man siyang sinasabi pero alam na agad ng kausap na meron pa siyang gustong sabihin kaya muli itong nagsalita. Sabihin mo na, pangungumbinsi nito sa kanya. Naipacheck niyo na ba kung legit ang mga larawang kumalat? Sandali siyang huminto para kontrolin ang tila panghihina ng loob. Baka edited lamang mga yon. Dagdag ni Kaida na tila kinukumbinsi ang sarili. Parang may biglang bumikig sa kanyang lalamunan at pinipigilan siya nito na huwag na muling mag-attempt na magpatuloy sa mga sinasabi. Kabadong inintay niya ang sagot ng kausap sa kabilang linya pero tila yata binibiro talaga siya ng kapalaran nang marinig niya pasimple nitong pagbitaw ng malalim na hininga. Mukhang alam na niya ang gusto nitong sabihin pero minabuti niya pa rin nasabihin ni Dan ito sa kanya. Ilang ulit ko nang pinaverify ang mga larawan. Pero hindi talaga gawa-gawa lamang ang mga yun. Yung mga kuha nila habang pasakay pa sa elevator ng hotel. At ang larawang kuha kay Alondra ng paglabas niya sa building na ang t-shirt ng lalaking suot. Totoo lahat ng yun. Huminang boses ng kausap sa huling sinabi nito. Tila na malantang gulay ang kanyang kamay na nakahawak sa cellphone. Biglang nawalan ito ng lakas dahil sa mga narinig. Muling naglaro sa kanyang balintataw ang mga eksenang nakita sa video mula sa USB na pinanood niya kanina. Hindi na niya namalayan kung kailan pinatay ni Dan ang tawag basta ang alam lang ni Kaiden ay sobrang-sobrang namang ebidensya nagtuturo na katotohanan niya ang lahat ng mga napabalita. Hirap siyang aminin sa sarili na sa muli ay may namumuo na namang puot sa kanyang dibdib para sa babae. Sa halip na magmukmuk sa sariling opisina ay nagdesisyon siya na umuwi na muna. Wala naman kasi siyang magagawa na anumang trabaho sa opisina. Kasi tinapos na niya lahat ng mga yun kahapon para sana sa bakasyon nilang naantala. Pagkalabas na pagkalabas sa building ay madalian siyang lumulan agad sa sasakyan saka
Binaniobra agad ang manibela para tahaki ng kahabaan ng daan patungo sa kanyang kondo. Ayaw na muna niya pumunta doon sa kondo na katabi ni Alondra. Sa bilis ng kanyang pagpapatakbo, ay agad siyang nakarating. Himala na lang na walang nangyaring masama sa kanya habang nagmamaneho sa layo ng nilalakbay ng isip niya ngayon. Napakalaking biro naman kasi nito kung kailan naliwanagan na siya sa lahat ng mga nangyari noon. May panibago pang dumating at mas malala pa. Pagkapasok sa kondo, hindi na siya nagabala pang hubarin ang sapatos. Tinungo niya ang kwarto at basta niya na lang rin init sa ang susi ng sasakyan sa kama. Kasunod ay ang patihayang inukupan niya ang kama habang ang mga paa ay nasa sahig. Lumundo ang kama dahil na rin siguro sa bigat ng pakiramdam na pasan niya ngayon. Tiningala niyang puting kisame. Napatawa pa siya sa naisip dahil mabuti pa ito para mapayapa lang ang buhay. Kalmado lang, tila walang anumang maglalakas loob na istorbohin ito habang siya. Buong pagkataon niya yata ang nayanig sa araw na to. Kung sana lang talaga perpekto ang lahat ng bagay sa mundo, wala siguro magiging problema. Wala siguro magiging dahilan para mabigo at masaktan pa tayo sa kung anumang mga dahilan dahil perpekto ang lahat. Walang maipipintas. Ipinikit niya mga mata at hinayaan ang sariling kumalma. Ilang minuto pa munang kanyang pinalipas bago magmulat at marahang bumangon sa pagkakahiga. Nabaling ang tingin niya sa cabinet na pinaglagyan niya kanina sa envelope. Nagtatalo ang isip niya sa naisip na gawin, kaya napako ang tingin niya rito ng ilang minuto bago siya napaigking sa pagtunog ng kanyang cellphone. Text yun at kay Alondra galing. Binuksan niyang mensahe. Na-set up lang ako. Alam kong mahirap paniwalaan kung ang pagbabasehan mo lang ay ang mga larawang nasa balita, pero paniwalaan mo sana ako. Walang anumang iba pang nangyari gaya ng gusto nilang ipahiwatig. Parang sa isang iglap ay may natanggal na bara mula sa pinagdadaluyan ng kanyang hangin. Ang kaninang paninikip roon ay himalang bigla natanggal. Marahil ay ulan talagang hinihintay ni Kaiden na ipagkaila ni Alondra na hindi totoo ang lahat ng iyon. Na may dahilan ang lahat dahil hindi pwedeng hindi. Ikakadurog niya yun ang gusto kung nagkaganon. Tumayo siya at tumungo sa cabinet. Inilabas niyang envelope na naroon sa kasya umupo sa silyang katabi ng mini table. Inopen niyang laptop bago inilabas ang USB mula sa envelope. Sa pagkakaalam niya kasi ay walang sino man ang nagbanggit na mayroong video, kaya ibig sabihin, ang nag-deliver sa kanya ng video na ito ay siyang salarin sa lahat ng ito. Gusto nitong iparating sa kanya na may nangyari talaga sa gabing iyon, at alam na alam nito na hindi siya basta maniniwala sa pictures lang. Isinaksak niya muli ang USB sa laptop, saka naglakas loob ulit na panoorin muli ang video sa pangalawang pagkakataon. Kahit isang saglit ay hindi niya hiniwalay ang atensyon sa pinapanood. Pinag-aralan niya ang bawat detalye. Kahit ang pinakamaliit na mga detalye hindi niya pinalampas, hindi katulad kanina nung una niya itong pinanood. Ngayon ay baliwala na sa kanya kung anumang nangyayari sa video. Sa halip ay gusto niyang matawa na matapos na ito, automatikong sumilay ang ngiti sa kanyang labi na sadyang ipinagkait sa kanya kanina. Mabuti na lang pala talaga at hindi niya pinairal na naman ang pagbahag ng kanyang buntot, kung hindi ay magkakaroon na naman ng panibagong lamat sa kanila ni Alondra dahil sa nangyari. Muli niyang tinawagan ang numero ni Dan na agad naman sinagot na lalaki. Konti na lang, Kaiden, malalaman na natin. Hindi niya mapigil ang matawa sa kaseryosohan ng bungad nitong sagot sa kanyang tawag. Bakit ka natawa? Nagtatakang tanong nito. Tumikim siya bago nagsalita. May papasa ko na video sa email mo. Pakihanap kung saang site ito makikita. Aniya sa kaibigan. Nagpasalamat siya dito bago nagpaalam matapos marinig ang pagsang-ayon nito. Pagkatapos niyang maisahan kay Dan ang video, ay muli niyang tinungo ang kama, pero sa pagkakataong ito ay marahan na niyang hinubad ang suot na sapatos at pati na rin ang t-shirt na suot. Nang matapos ay huminga siya sa kama at muli tiningala ang kisame. Hindi tulad kanina, payapa ng isip niya katulad ng kung gaano kapayapa tingnan ang puting-puting kulay ng kisame. Ibinaling niya ang atensyon sa cellphone na hawak at pinaikot-ikot yun sa kamay. Nangangati na siyang tawagan si Alondra para ipaalam rito na maayos ng lahat at wala na itong dapat pang ipag-alala. Pero minabuti niya ng pigilan ang sarili. Huwag na muna hanggang hindi pa niya nililinis ang pangalan nito sa media. Iyaharap na muna niyang lahat ng ebidensya at pagkatapos ay papatungan ng nararapat na parusa ang kung sino man na may pakana nito at maging ang lahat ng mga sangkot. Hindi birong ginawa namang itong pagdungis sa pangalan ni Alondra, nang babaeng mahal niya at siyang ina ng kanyang anak. Oras na malaman niya at mahuli ang mga taong involved, sisiguraduhin niya na hindi lang basta masisira ang karir ng mga ito, kundi pati na rin maisipan ng mga ito na sana hindi na lang sila nabuhay. They did this to her, so they must pay the price.
Naalimpungatan si Kaiden sa mararahang katok na nagmula sa kanyang pinto. Marahan lang yun pero naglikain ng ingay, sapat para mabulabog siya sa kanyang pamamahinga. Nakatulugan na pala niya ang pag-iisip kay Alondra. Mabigat ang katawan na hindi na siya nagabala pa na suotin muli ang t-shirt at ang pantalon na lang ang minadali niyang isuot. Wala naman siyang inaasahang bisita kaya posibleng mails o bills lang yun na ihati ng security sa labas. Tinungo niyang pinto habang inaayos pa ang pagkakasipir ng pantalon. Pero napatda siya nang tuloy na niya mabuksan ang pintuan. Sumalubong sa kanyang pares ng kayumanggimang mata ni Sheena. Lumawak pang pagkakangiti nito habang naglalakbay ng malaya ang paning nito sa exposed niyang katawan. Umigting ang panga niya sa bigla ang pagbugso ng galit. Sa halip na taong pwedeng dumating ay wala ito sa listahan ng mga inaasahan niya. Ipipinid niya na sana ang pinto pasara dahil wala siyang plano. Napatuloyin ito pero madalian itong lumusot para makapasok. Saka lamang niya nakita ang dala nitong wine. Parang wala lang para ditong ginawa ng pagpigil rito at saka dire-diretso pa nitong tinungo ang kanyang mesa para ilagay doon ang dalang wine. Naglakad ito papunta sa cabinet para kumuha ng kupita. Sa inaasta nito ay tila kabisadong kabisado na nito ang kwarto niya. Kung may ibang tao lang siguro silang kasama ngayon, ay aakalain ng mga ito na kay Sheena ang kondo. Nang akto nitong bubuksan ng wine gamit ang corkscrew ay parasahan niyang kinuha yon mula rito sa kamahigpit na hinawakan ng braso nito para kalad ka rin palabas. Sweetie, ano ba? Nasasaktan ako! Impit na sigaw nito. Kinuyog niya ito papunta sa may bandang pinto pero nang makitang maluha-luha na ito sa higpit ng kanyang pagkakahawak, ay natauhan siya. Binitawan niyang braso nito, saka siya napasuklay sa sariling buhok. Hanggat maaari, ay ayaw niya na sana makapanakit ng pisikal sa isang babae dahil ipinangako na niya yung sa sarili mula nung nagawa niya ito mismo kay Alondra. Habang pilit niyang pinapakalma ang sarili, sa pagiging bayolente ay binuksan niyang malaking pinto at tinuro sa babae ang daan palabas. Umalis ka na rito, dikta niya. Hindi ako aalis. Sobrang miss na kita, sweetie. Umakto itong lalapit sa kanya pero umatras siya kaya natigil ito sa paghakbang. Kagat nitong pang-ibabang labi na tila pinipigilan lamang ang sarili na hindi maiyak sa harap niya. Sinalubong niya mga mata nito. Umalis ka na, ulit niyang dikta kay Sheena. Pero sa pagkakataong ito ay sa maotoridad na paraan. Biglaan ang pag-iba na ekspresyon ng kaharap. Tumalim ang mga mata nito na kani-kanina lang ay maluha-luha. Makikitaan niyo na sobrang galit pero kalaunan ay parang tupang umamo ulit iyon. Bakit mo ba ako ipagpapalit sa babaeng yun? Ilang beses ka na niya niloko at pinagpalit sa ibang lalaki. Ngayon nga at may iba na naman siyang pinapatulan, hindi ba? Sunsunod na wika nito. Marahan siyang natawa. Hindi ako naniniwala sa mga nagkakalat na isyo ngayon tungkol sa kanya. Buong panunuya niya itong inisihan. Kung sino man na nagplano ng paninirang ito kay Alondra, napakatanga niya para isiping mapapaniwala niya ako. Dagdag niyang ani. Nakitaan niya ng pagkainsulto mukha nito pero saglit lang yung dumaan na tila hindi man lang umabot ng segundo. May multo ng ngiti sa labing sumungaw rito kaya hindi niya maiwasang magtaka. Nasundan niya na lang ang tingin ng kamay nito na may dinukot ito sa daladala na bag. Nang mailabas ay bumungad sa kanya mga litrato. Iba yun sa mga litratong nakakalat ngayon sa internet. Kaya basta na lang niya iyong kinuha sa mga kamay ni Sheena at isa-isang tiningnan. At dito na po nagtatapos ang 16 na kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.